Basta laging tandaan po natin ang major course na sinabi ng Panginoon, learn of me, for I am meek and humble of heart, and you shall find rest for your soul. So true success is peace in our soul. Tayo po ay manalangin para dito sa mensaheng ito. O Diyos, aming Ama, ikaw ay walang katulad at ibig mo na kami ay gumaya sa iyong anak. Dahil yun lamang ang uri ng buhay na tiyak na laging nasa tagumpay. Kaya sa tulong ng banal na Espiritu, sa pamumuno at payo at patnubay ng banal na Espiritu, hindi namin titigilan na isabuhay si Jesucristo sa araw-araw sa aming buhay. Sa iyo ang kalwalhatian, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang lahat ay nagsabi ng Amen. Amen. So ang titulo po ng mensahe, Endless means forever. Endless means forever. Kaya nga po, yung walang hanggang buhay, yan po'y walang katapusan, hindi po yan kayang pigilan ng ekonomiya ng daigdig. Hindi po yan pwedeng pigilan dahil ang Diyos po ay walang katapusan. Mismong si Jesucristo ay nagsabi that He is the author and finisher of faiths. At ang Biblia ay nagsabi na si Jesucristo ay mula pa sa panimula at siya ay hanggang sa katapusan, bagamat siya ay mula sa walang hanggan. At ang banal na Espiritu ang magsiwalat nitong katotohanan ito. At maranasan natin iyong walang katapusang pagsama ng makapangyarihang presensya ng Diyos. Sa 1 John 4:17. 1 John 4:17. Kailangang makita mo kung anong uri ng buhay dapat ang iyong buhay. Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment, because as He is, so are we in this world. Banal na Espiritu, isiwalat mo nga itong talatang ito sa bawat isa. Salamat sa pangalan ni Jesus. So, dun sa huling bahagi, dahil ito po ang binigyan ng major stress. Ano po, in-stress ng todo rito sa huling bahagi, because as He is, so are we in this world. Kaya dito makikita natin, paano ba nabuhay ang Panginoong Jesucristo? Siya ba'y pinalakpakan? Siya ba'y pinapurihan? Hindi po. Siya po ay inuusig, siya'y nilalait. Pero siya po'y pinarangalan ng kanyang Ama. At hindi po pangkaraniwan yung pagpaparangal sa kanya ng kanyang Ama. Kaya kung paano si Kristo, ganun din ikaw at ako sa ibabaw ng lupang ito. Nais kong iyong maintindihan ng iyong kabiguan na hindi katapusan ng iyong buhay. Nais kong iyong maintindihan, kailangan mawala sa iyong sistema at pananalita ang worry, fretting, anxiety, complaining, murmuring, kailangang mawala yun sapagkat kahiyahiya sa Diyos ay kumpleto ka na. Kumpleto na ako. We are blessed with all spiritual blessings. Nasa atin na po ang lahat. It is ready for your taking. Kaya nga kung ating unawain, si Abraham ay nabalam ang pagkakaroon ng anak for 25 years dahil kailangang magsanay siyang magtiwala sa katapatan ng Diyos. Nababalam ang pagpapala dahil sa hindi tayo tuloy-tuloy ang pagtitiwala sa Diyos at yung katotohanan ng yun, tayo ay nagrereklamo. Once na ikay magreklamo, back to zero ang iyong pag-asa doon sa iyong inaasahan. May kapatawaran naman, pero baka umabot ka ng 40 years katulad ng mga Israelita sa ilang. Bakit nabalam?
At hindi pa nakapasok yung matatanda. Bakit? Puro reklamador sila. Pero sa kabila nun, ang sabi ng Diyos, bagamat kayo ay matigas ang inyong liig at hindi kayo masunurin, pero dahil sa inyo, dahil sa pangako ko at tipan sa inyong ninuno, si Abraham, Isaac at Jacob, kayo'y inayudahan ko, kayo'y prinotektahan ko, at sisiguraduhin kong makakarating kayo sa lupang pangako. Kaya nga po, tingnan mo ang iyong katabi at sabihin mo, free yourself from inferiority complex. Palayain mo ang iyong sarili. Pag sinabing complex, ang ibig pong sabihin ay iyong paulit-ulit na sinasabing mahina ako dahil kasi si Lolo at si Impo ay hindi ako tinuruan nang ako'y bata pa. Alisin mo yung inferiority feeling at alisin mo yung defeatist attitude. Yun lagi bang pakiramdam mo'y talunan ka. Sabihin mo sa iyong katabi, out of millions of sperm, cell, and egg cell, ikaw ang nagtagumpay. Kaya mula pa noon, you are a champion. Amen? Isip-isipin mo, naglaban-laban yun at ikaw ang nabuo. Purihin ang Panginoon at nung luwal tayo, anong sabi nung ating tatay at nanay? Wow! And ayos kong iyong maintindihan na kailangang umalis ka doon sa isipan ng mga talunan. At sino ang naglalagay ng katalunan sa isipan ng tao? Sasabihin mo si Satanas, hindi po kapwa-tao. Hindi po si Satanas ang naglalagay ng katalunan sa ating isipan, kapwa-tao. Ang unang halimbawa ay si Albert Einstein. Kilala niyo si Albert Einstein? Ang nakadiscover ng theory of relativity. Nung siya'y makapagsalita, 4 years old, dahil mahina raw ang brain, sabi ng guro, mahina ang utak ng anak ninyo. 7 years old nung matuto siyang magsalita. Edi napakahina nga ng utak. Pero hindi po. Dahil siya ay isang henyo. Henyo. Genius. Kaya nga, kung ating unawain, ang mga henyo ay hindi salita ng salita, sapagkat napakalawak nung kanyang isipan. At si Thomas Alva Edison ay sinabihan ng teacher, stupid child, no future. Pero sino si Thomas Alva Edison? Siya po ang gumawa ng discovery ng incandescent lamp. At si Beethoven ay isang bingi. At ang sabi ng kanyang guro sa music, walang kinabukasan ito si Beethoven dahil bingi. Sino si Beethoven? Siya po ang naglikha sa kanyang pagkabingi dahil maganda ang bingi, dahil hindi niya maririnig ang chismis. Hello? Pero huwag mo nang hangaring magikang bingi. Magbingi-bingihan ka na lang sa mga naririnig mong negatibo. Hello? At siya ang itinanghal na napakahusay na composer. At si Caruso, kaya ako ay natutong umawit, si Caruso, sabi nung kanyang teacher sa pag-awit, nako, walang kwenta ang boses mo, hindi ka gagaling sa pag-awit. Sino si Caruso? Oh! Yun yung umaawit ng mataas na boses. At siya kinilala sa buong daigdig. At may isang lalaki na ang apelyedo'y Woolworths na nag-apply para siya'y budigero sa isang tindahan. Sinisante siya. At ang dahilan ng pagsisante ay dahil wala siyang alam dun sa simpleng trabahong yon. Sino si Woolworth?
ang may-ari ng Walmart. Dahil wala siyang alam. Tingnan mo ang iyong katabi, napakatalino mo, hindi mo lang alam. So I'm telling you these truths that God has embedded in your brain something that will lift Him up through you. Matalino ka. Amen? Nasa iyo na ang lahat ng iyong kailangan. Kaya huwag kang tumingin sa nakaraan, kalimutan mo ang nakaraan, kung maliit ang iyong bahay, mabutit may bahay ka, maraming walang bahay. Amen? Magdiwang ka dahil ikaw ay may bahay kahit nagre-renta ka ngayon, magpuri ka lang sa Diyos. Magpuri ka lang ng magpuri at isang araw, ikay magkakaroon ng sarili. Nag-uumpisa ang pagkakaroon sa pamamagitan ng pagpupuri. Pagpapasalamat. At may isang lalaki na before the age 23 years old, twice na nalugi ang negosyo. Siya po ba ay tumigil? Hindi. At pagkatapos, yung kanyang pangarap ay itinuloy-tuloy niya. Eh ano ba naman at pakakasalanan niya at age 25, yung kanyang pinakamamahal at pinakairog na babae, biglang namatay. You can listen to our radio program on DWAD 1098 AM band Monday to Friday, 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Tuesday, alas 7 ng gabi. Saturday, alas 10 ng gabi. At Sunday, alas 7 ng umaga. Tayo po'y nasa Edge Radio ng Signal TV sa Channel 212 mula Lunes hanggang Linggo, alas 5:30 ng umaga at alas 5:30 ng hapon. Para po sa Facebook live streaming broadcast ni Brother Greg, maaari nyo pong i-search o hanapin ang Greg Durante Ministries fan page. Maaari nyo po kaming bisitahin para sa mga karagdagang impormasyon at preachings sa www.gregdurante.com. Aba, napakatindi naman. Sasabihin ay talagang masaklap, wala nang kinabukasan. Ano po? At tapos, pumasok siya na sundalo at na-demote at na-discharge dahil sa kaduwagan. Pero hindi po siya tumigil. At siya'y lumahok sa politika. Sabihin mo, dapat matapang ka. Hindi ka dapat na maisa-isang tabi ng problema. Hindi ka dapat maisang tabi ng sakit at karamdaman. At walong ulit siyang tumakbo sa politika, laging talo. At sa ikasampung pagtakbo niya, siya ang naging 16th president ng United States of America at ang pangalan niya, Abraham Lincoln. Kaya sabihin mo, ikaw ay may magandang kinabukasan. Dahil kay Jesus. At nilait ang isang lalaki at ang sabi niya, wala namang kabuhay-buhay ang iyong mga ginagawa. Wala kang kinabukasan. At ang lalaking pinagsabihan ng pangalan ay Walt Disney. Kaya kapatid, huwag mong pakikinggan ang sinabi ng iyong kamag-anak sa iyo. Pakinggan mo ang sinabi ng Biblia kay Jesucristo, meron kang magandang buhay. Amen. Salamat sa malambot na amen. Hallelujah. Kay Jesucristo, may maganda kang kinabukasan. In Jesus Christ, you have a bright future.
Pero kailangan iyong tayuan yan. At laging magsanay ka, ako'y may magandang buhay. Ako'y may masaganang buhay. Ako'y higit pa sa mananagumpay dahil si Kristo'y nasa akin. Kailangan pa ulit-ulit ikaw ay mag-incantation. Ako'y higit pa sa mananagumpay. Ako ay nasa pagpapalat, biyaya, at kailanman ay hindi ako madadaig ng mga paligid ko. Ganyan lang po ang buhay. Iyong pagpapasyahan na hindi ka maimold ng daigdig sa kanilang molde. Ikaw ay may magandang kinabukasan. Kaya tingnan mong muli ang iyong katabi, ang dahilan kaya nababalam ang iyong kasaganaan ay karireklamo mo. So kailangang huwag kang magrireklamo. Kung hindi mo maunawaan, itulog mo. Hello, huwag kang maglalasing. Dahil pag nawala ang epekto ng alak, nandun pa rin, ang suliranin. Pag natulog ka, mananaginip ka at kakausapin ka ng Diyos. Hallelujah. Kailan kinausap ng Diyos si Abraham? Nung siya ay tulog. Kailan kinausap ng Diyos si Solomon? Nung siya ay tulog. Yan, sa iyong pagtulog, pwedeng kausapin ka ng Diyos dahil hindi ka nagreklamo sa nakaraang maghapon. Kaya magsanay po tayo na walang reklamo sa araw-araw. Kung tayo nagreklamo, Lord, forgive me. And I promise na hindi na ako magre-reklamo. Nagreklamo ka ulit, Lord, forgive me. I promise I will not complain. Nagreklamo ka ulit. Kaya reset ng reset yan at nababalam yung mga biyaya at pagpapala. Ang sinisira ng pagre-reklamo ay yung taong nagre-reklamo. Kaya kailangan magsanay ka na purihin lang ang Diyos. For all things work together for good to them that love the Lord and is called according to His purpose. Ang problema po natin na hindi natin alam yung eksakto, yung fullness of His purpose. Even though hindi natin alam ang kabuuan ng kanyang layunin, ibigin natin siyang patuloy. Let us love Him. And how shall we love Him? Let us praise Him. Let us bless His glorious name. Laging ipagsabi natin ang mga mabuti niyang gawa. That is loving Him. Amen? Dahil hindi ho pwedeng at hindi magandang pakinggan na lalapit ka sa Diyos at irereklamo mo ang iyong asawa. At kadalasan, ganito ang pananalita ng isang inirereklamo ang asawa. Sana hindi na siya ang napangasawa ko. Eh, hindi naman pwedeng mag-reset yun eh. Hello? Kaya kailangang tanggapin mo ang iyong asawa at sabihin mo, Panginoon, siya talaga. Kung ikay lalaki, sabihin mo yung babaeng asawa mo, siya yung iyong, yung ribs, yung iyong isang tadyang. Amen po ba? At kung ikaw naman ay babae, sabihin mo, ikaw talaga ang aking dream boy. Sa umpisa ay hindi kayo magkakaintindihan dahil dream boy, panaginip lang. Pero as through the years, sa pamamagitan ng inyong di pagkakaunawaan, maglalapat din kayo. Amen po, ang lakas ng amen doon sa likod. So, ibig sabihin, may problema silang mag-asawa at yun po'y nangyayari sa lahat ng mag-asawa. Sinungaling ang nagsabing siya'y hindi nagka-problema sa kanyang asawa. Kaya ka hindi nagka-problema dahil binaliwala mo yung hinihiling sa iyo ng iyong asawa at ang tanong doon, maunlad ka ba? Ang umuunlad ay yung may problema na mag-asawa. Tingnan mo ang iyong katabi. At ang halimbawa ay ako, kung hindi dahil sa maraming di namin pagkakaunawaan, hindi kami nakarating sa pagkakaisa ng isipan. Amen po ba? Kaya nga, hindi ho pwedeng magkaisa agad ng isipan. Isip-isipin mo, ako'y kanto boy at yung asawa ko naman ay mabait na anak. Hello? So paanong magtatagpo ang isipan ng kanto boy at ng mabait na anak? Kaya it will take some time
para maiayos yung ugali nung dalawa. At ang pinakamagandang paraan, holiness is this, obedience and patience. Ito po ang kabanalan. Sundin mo ang Diyos at magtiis ka habang naghihintay. May ginagawa ang Diyos sa iyong buhay. Amen? Kaya nga po, God is at work and Satan is at work at the same time. Kaya huwag mong bibigyan siya ng pagkakataon, si Satanas ay takot na takot sa iyo. Satan is so afraid of you if you learn how to live the way God has planned us to live. Kapag ikay ng buhay sang-ayon sa plano ng Diyos, at ang plano ng Diyos, ikaw at ako ay laging lalapit sa Kanya. Sapagkat ang sabi ng Biblia, cast all your cares upon Him, for He careth for you. Ano po ang ibig sabihin? Sa halip na ikaw ang mapagod sa iyong mga pinagmamalasakitan, ilagak mo siya sa Panginoon. Hindi mo mababago ang ugali ng iyong mga anak. Kahit na gaano ka kahusay at tatakutin mo ng malaking sintron na galing sa Italy, hindi po magbabago ang bata dahil ang dapat mabago sa kanya ay ang kanyang puso at isipan. Hindi siya pwedeng baguhin sa panlabas. May isang kwento na napakatigas ng ulo ng bata at lagi siyang pinapalo, lagi siyang pinaparusahan ng kanyang tatay. At ang sabi niya, kailan ka pa magbabago? Pagod na ako sa pagdisiplina sa iyo. Pero hindi ko titigilan na ikaw ay saktan hanggat hindi ka nagbabago. At ang sabi niya, tatay, tatahimik ako habang ako ay iyong pinapalo. Pero ang aking puso at espiritu ay nakatayo pa rin. Itutuloy ko pa rin yung aking gawain. The only way para mabago ang ating mga anak is through Jesus Christ. Because He said, I am the way, the truth, and the life. Bakit ba nagbibisyo ang mga bata? Dahil merong mga katanungan sila na walang kasagutan. Kaya naghahanap sila ng paraan para makuha yung kanilang mga pagtatanong. Kaya marami ang nabubuhay ay sa pantasya. Dahil yung hindi nila makuhang kaligayahan sa loob ng bahay, kinukuha nila sa iba't ibang pamamaraan. Kaya kailangang mag-umpisa tayo ay laging saluhin natin ang pagpapala ng Diyos araw at gabi. Because God is at work to bless us. Amen. Ang gawain ng Diyos ay magpala at magpala at magpala at magpala upang tayo ay magpalakpakan sa sobrang pagpapala. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya nga, yung maghapong hindi ka nagreklamo, yun po isang himala. Kaya palakpakan mo ang iyong sarili at sabihin mo, ako'y hindi nagreklamo ngayong maghapong ito. At alam mo, ang pagrereklamo po ay mauuwi ay sa regrets. Dahil nababalam yung katuparan ng ating inumpisahan. Ano ba ang regretting? Panghihinayangan mo yung mga oras na nasayang. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ang inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Narito po ang mga schedules ng ating television program sa Trinity Broadcasting Network Asia, Lunes hanggang Webes sa ganap na alas 9:30 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi, tuwing araw ng Biyernes alas 10:30 ng gabi, tuwing araw ng Sabado alas 11 ng gabi. At meron din po tayo sa Signal Television, GCTV Channel 185, Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 10:30 ng umaga at alas 10:30 ng gabi.
Mapapanood din po tayo sa Hillsong Channel via satellite, Lunes hanggang Sabado sa ganap na alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 12 ng hating gabi. Patuloy na manood at patuloy na umunlad sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At pag nanghinayang ka doon sa mga nagdaang mga panahon na nasayang, ikaw ay magiging magagalitin, bugnutin, at mapaghatol. Pero kung hindi mo pinanghinayangan ang mga nawala at sinabi mo lang na hindi para sa akin, kaya nawala. Pero darating ang talagang tunay na para sa akin. Basta hindi para sa atin, mawawala yon. Pero ang para sa atin ay ipapalit doon sa mga nawala sa atin. Kaya kailangan magdiwang ka, sabihin mo salamat at nawala ang aking hanap buhay, salamat at nawala ang aking hanap buhay, salamat, nawala. Kaya mo yun. Kapag nagpasalamat ka sa mga bagay na dating iyong sinasamba at pinagtitiwalaan, papalitan ng Diyos ng panibago yung lahat ng nawala sa iyo. You cannot live in the past. There is no future in the past. Future is in the present. Yun po ay nasa kasalukuyan. Kung ano ang ginagawa mo sa kasalukuyan, yun ang iyong magiging kinabukasan. But never in the past. Amen po ba? Huwag ka nang mabubuhay pa sa nakaraan. Kailangan mabuhay ka ng panibago sa bawat araw because the only constant is the word change. Ang salitang change, yun lamang po ang hindi nagbabago. And if you can adapt to changes in your life every day, magiging kang matibay at matatag, lalaki ang iyong buhay at magkakaroon ka ng malaking pangarap na ipagdiriwang mo ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Humanda ka sa bawat pagbabago at huwag kang magririklamo pag may nabago dun sa nakasanayan mo. Ang sinisira ng mga pangyayari ay ang tradisyon na tayo ay pabalik-balik doon. Walang kaunlaran sa tradisyon. Ang kaunlaran ay nasa pagsulong sa hinaharap. Success is your forward move, never backward move. Laging forward march. Laging nakatingin ka ay sa magandang kinabukasan. Kaya nga, ating unawain. Ano po ba ang layunin ng Diyos sa iyong buhay? Ang tanging pangarap ng Diyos ay ibigay sa atin, kaya walang poor and needy sa New Testament because of the Holy Spirit. He has given us the promise of God to Abraham and that promise is the Holy Spirit. So I have the Holy Spirit, kaya kahit anong kabiguan ang maranasan ko, ako nagpupuri sa Diyos. It is not me, but it is the Holy Spirit that controls my life. Kaya napakahalaga po nun. At makikita natin na ang pangarap ng Diyos, sabi niya, naalalaman ko ang iniisip ko sa inyo, bigyan kayo ng mabuting at magandang kinabukasan. Kaya pag tumawag kayo, isisiwalat ko sa inyo ang mga bagay na hindi niyo alam, malalaking bagay na hindi niyo alam. So ang gawain po natin, makipag-usap lagi sa Diyos dahil siyang may hawak ng maganda nating kinabukasan. Kaya huwag kang tamad. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang tamad na makipag-usap sa Diyos dahil walang hinahangad ang Diyos kundi bigyan tayo ng mabuting bukas. Amen? Kaya nga kung titignan po natin sa Galatians 3 verse 2, tingnan po natin sandali, mabilis, tingnan natin sa Galatians 3, 2. At ang sabi po doon, this only would I learn of you. Receive you the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith. So, ano po ang sabi niya? Ito lamang ang ibig kong matutunan mula sa inyo. So, ang kanyang katanungan, natanggap ninyo ba ang Espiritu, ang banal na Espiritu, sa pamamagitan ng pagsunod ninyo sa batas o sa pamamagitan ng pakikinig ninyo sa pananampalataya? So, dito makikita natin that the Holy Spirit, once He is in your life, mag-iiba ang iyong buhay. Magiging kang bold and courageous na harapin ang lahat ng suliranin. Hindi ka magpapabalik-balik sa nakaraan. Kaya sabi nga ni Pablo, one thing I do, forgetting all those things which are behind. Dahil laging tandaan natin kay Jesus Cristo, bago na tayong nilikha. Kaya bagong nilikha, kaya bagong buhay. At tayo ay dinadala sa
kakaibang buhay na laging nagtatagumpay. Sa verse 14, ano ang natanggap natin? That the blessing of Abraham, what is the blessing of Abraham, might come on the Gentiles through Jesus Christ, semicolon, that we might receive, what is the blessing of Abraham? The promise of the Spirit through faith. So, ang ipinangako ng Diyos, ang banal na Espiritu ay ibibigay niya sa lahi ni Abraham. Kaya, I have the Holy Spirit, I believe you have the Spirit, otherwise, you cannot call Jesus as Lord if you don't have the Holy Spirit. Sabihin mo nga, Jesus is Lord. So, nasa iyo ang banal na Espiritu. Dahil maliwanag ang Biblia, anyone who has not the Spirit in his life cannot say that Jesus is Lord. Eh, mabilis kang nagsalita, Jesus is Lord. So, dito makikita natin sa verse, so ano ang pangako ng Diyos na ibibigay niya? At ang banal na Espiritu ang siyang gagawa para ikaw ay laging magtagumpay. Ako ay magtagumpay. It's the work of the Holy Spirit. And then sa verse 26, ano po ang sabi? For you are all the children of God by faith in Christ Jesus. Kayong lahat ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo Jesus. So, ngayon ating tignan. The work of Satan. How shall Satan succeed in his desire to pin us down? Paano magtatagumpay si Satanas na tayo'y laging ilagay sa bagsak na katayuan? At nakagagawa ang Diablo dahil sa kamangmangan. Kailangan nalalaman mo kung ano ang iyong pagpapala. At pinag-aralan ko ang Deuteronomy 28:1-2. At ang sabi doon, and it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. So ano ang gagawin para ang Diyos ay makagawa na maparangalan at mapagpala niya ang kanyang bayan? Ang sabi dito, kung makikinig kayo ng mataman, kung makikinig kayo ng buong puso at maalab na pakikinggan ang tinig ng Panginoon ninyong Diyos, at inyong, so pansinin po natin, in listening, there is an observation. So pag sinabi kong guwapo ka, ano ang naiisip mo agad? So you are involved, whenever I speak something at ginamit mo ang iyong isipan, merong larawang na iguguhit sa iyong imahinasyon. Pag sinabi ko ikay 80 anyos na at sinabi kong ikay mukhang 70, ano ang madarama mo? So maaalaala mo nung ikaw ay nasa gulang na 70. So ikaw ay sisigla at ikay lalakas. Yun po yung mga encouraging word para tayo ay ialis dun sa ating pag-aalala at pagdadalamhati dahil sa hindi natin natanggap yung ating pangarap nung edad na ating itinakda. Laging tandaan mo ang pangarap, hindi mangyayari sa ating itinakda, mangyayari yon ay sa takda ng Diyos. Kaya huwag mong bibitawan ang iyong pangarap. Sabihin mo, hindi patapos ang Diyos sa iyo, yung pangarap mo, mangyayari yan. Mag-alab ka lang, kaunting panahon na lang, sabihin mo. So, ating pansinin, kapansin-pansin po na ang sabi po dito ay pagpapalain sila ng todo. Sa verse 2, ano ang sabi? And all these blessings shall come on thee and overtake thee if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. At lahat ng pagpapalang ito, anong sabi? Ito'y darating sa inyo at ito, pag sinabing overtake, mabilis ang dating. Tama po ba? Pag kayo dalawang nagmamaneho at in-overtake, sino mas mabilis? Ikaw o yung nag-overtake sa iyo? Kaya yung dating ng pagpapala sa iyo dahil ikaw ay gumagawa ng salita ng Diyos, ito'y mabilis na darating sa iyo at makikita mo sa iyong harapan. Hello? Pero nalungkot ako dahil ito ang nangyayari sa maraming Kristiyano. Sa verse 47, ito ang nangyayari sa maraming Kristiyano. Sana hindi ikaw, sabihin mo sa iyong katabi, sana hindi ikaw.
Because thou servest not the Lord thy God with joyfulness and with gladness of heart for the abundance of all things. Ano po ang ibig sabihin? Bago pa tayo isilang, kasama na natin ang lahat ng kasaganaang kakailanganin natin hanggang sa ating pagkabuhay sa ibabaw ng lupa, ilan mang taon tayo mabuhay. God has assured that we are blessed with abundance of all things. Kailangan paniwalaan mo dahil ang pananalig, pinaniniwalaan mo ang wala. Amen po ba? Kaya, habang ikaw ay nabubuhay, maglingkod ka sa Diyos. Sabi nung aming plansadora, tinext ko, pwede bang maaga kang dumating? Dahil may lakad kami ng ganong oras. At siya dumating. At ang sabi ko, ang aga mong natapos, alam mo ang sagot ng plansadora namin, eh dahil po gusto ko yung aking ginagawa, kaya madaling gawin. Hello? Hallelujah! Gusto ko yung aking ginagawa, kaya madali kong natapos. Kaya nahihirapan ng maraming Kristiyano dahil hindi niya ibig yung kaniyang ginagawa. Ang sabi rito, kung ikay maglilingkod sa Panginoon, kailangang with joyfulness and with gladness of our heart. Hello? At bakit ka matutuwa? At bakit ka magagalak? Dahil ikay pinagpala na paggising mo pa lang sa umaga, himala ng Diyos at ikay gising. Kaya magpuri ka at magpasalamat. At kung merong umutang sa iyo at may uutang pa rin, magpuri ka sa Diyos sapagkat ang alipin ay yung umuutang, hindi yung nagpapautang. Amen. Hallelujah. Maaari po kayong sumulat sa P.O. Box 4135 Manila, Philippines para po sa inyong mga prayer requests at testimonies. At maaari rin po kayo tumawag sa ating telepono bilang 723-8752 sa 726-4110 para sa mga ministry information at ibang mga katanungan. Maaari din po kayo mag-text sa 0919-896-0904, 0915-391-7408 at sa 0922-820-9863. At kung kayo po'y napagpala, hinahamon po namin kayo na magbigay ng donasyon sa gawain ito. Maaari nyo pong ipadala sa Banco de Oro West Green Hills Branch. Account name Greg Durante Ministries. Account number 219-800-6784. Padala nyo lamang po ang mga deposit slips sa pamamagitan ng fax sa 726-4110 o sa ating email address sa bishopgregdurante@gmail.com. Malugod po namin kayong inanyayahan sa aming Sunday worship service sa ganap na alas 10 ng umaga sa biyaya ng Jehovah's Christian Fellowship sa second floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. At maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com para sa mga preaching resources at iba pang detalye ng ministeryo ito. Amen. So, yun po ang dapat mong lakaran at yun ang dapat mong matutunan na ikaw ay hindi naririto, na ikaw ay hindi magtatagumpay. Siniguro ng Diyos na kay Hesus Kristo, we are more than conquerors. And ano po ang ibig sabihin ng conqueror? There will be obstruction. There will be opposition. Because there will be no winning without opposition. There will be no solution without problems. Kaya napakahalagang iyong maintindihan, maglingkod ka lang sa Panginoon kahit hindi mo maintindihan ang nangyayari sa iyo, magalak ka sa Panginoon, matuwa ka sa Panginoon. Dahil kung hindi tayo magagalak at hindi tayo matutuwa, iurong natin ang isang talata. And they shall be upon thee for a sign and for a wonder and upon thy seed forever. Mamatindi po ito. Ang tinutukoy dito ay 45, verse 45. Moreover, all these curses shall come upon thee and shall pursue thee and overtake thee till thou be destroyed because thou hearkenest not unto the voice of the Lord thy God to keep his commandment and his statutes which he commanded thee.
So ano po, at lahat ng mga sumpang ito, kung paano ang lahat ng pagpapala ay hahabulin ka, kung paano mabilis na darating sa iyo ang lahat ng pagpapala, at paano darating ang mga pagpapala, dahil ikay naglilingkod na buong kagalak at buong katuwaan. Ako'y naglilingkod sa Diyos na ako'y laging nagagalak at ako'y laging natutuwa. May pera o wala, tuloy ang ministeryo. Amen. Hallelujah. Amen. So the more you trust God, the more blessings flow. Pero the more you complain, the more you fret, the more you are anxious of many things, these curses shall come upon you because you don't serve the Lord with joyfulness and gladness of heart. At hanggat hindi tayo nagagalak at natutuwa sa Diyos, anong sabi? Tayo po'y pinalaya sa sumpa. Hindi dapat ito mangyari sa atin. Because of Jesus' blood, we were freed from the curse. Kaya kailangan magdiwang ka. Kahit anong nangyayari, tatlong bagay ang gawain natin. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, fasten your seatbelt. Kung gusto mong ang sumpa ay lumihis at pumunta sa mga masama at hindi dumalaw sa iyong bahay, gusto mong malaman? O mamaya ng gabi? Ito'y alam na nating lahat. Sa 1 Thessalonians 5:16, ito ang susi, rejoice evermore. Kahit ano ang nangyayari, magalak ka, magdiwang ka, hindi ka makabangon, sabihin mo, siguro gusto ng Diyos na ako ay mamahinga. Hello? Rejoice evermore. Huwag mong tatasahan yung iyong nararamdaman, huwag mong idadiagnose yung iyong nararamdaman na siguro matanda na siya, kaya ang kanyang mga gulugod ay laging sumasakit. Huwag. Rejoice evermore. Because when you rejoice, lahat ng sangkap ng ating katawan ay tumatrabaho ng mahusay. At ang pangalawa, anong kasunod? Verse 17. At ang sabi po doon, pray without ceasing. Huwag mong titigilan ang paghingi sa Diyos. Wala kang pera, humingi ka sa Diyos. At siya magdadala sa iyo ng tao na may dala ng iyong pera. Aywan ko po, pero yung mga taong pag kailangan ko ang pera, may dumarating na tao na dala yung pera ang hiningi ko. Hello, hindi ko kilala yung marami sa kanila, pero dala-dala yung pera. At hinahablot ko agad dahil baka magbago ang isip. Pag sa pagpapala, kailangan mabilis ka. Dahil ang tao pwedeng magbago ng isipan. Amen? Kaya pagdating ng pagpapala, bilisan mo. Amen? Hallelujah! So pray without ceasing. When you pray, expect. Pag humingi ka sa Diyos, ay bantayan mo na. Tinugong ka na ng Diyos sapagkat ang sabi roon, ask. Ayun, alam pala ninyo. Kaya babantayan mo na yung katugunan dahil tiniyak na ikaw ay tatanggap. Amen, amen po ba? And then sa verse 18, ano ang sabi? In everything, singular. Sa bawat bagay, give thanks. Nawalan ka ng trabaho, ano raw ang gagawin mo? Nalugi ka, ano ang gagawin mo? Ano ba ang give? Ibigay ang mga pasalamat. Kung pag-aaralan mo po ang Psalms 107 at Psalms 136, ang ginawa lang ng mga awit is to give thanks. Amen? So, oh, that you would give thanks to God, sabi sa Psalms 107, for the things that He has done for you. Sa Psalms 136, oh, that you will give thanks to the Lord for His mercy endureth forever. Ang laging nagpapasalamat sa Diyos ang may kapayapaan. Ang laging nagpapasalamat sa Diyos ang iniiwan ng sakit. Allergy ang sakit sa labing nagpapasalamat. Hindi niya matagalan dahil ang sakit ay demonyo, dala ng demonyo. Kaya pag ikay nagpapasalamat, naiinis ang demonyo, tama na, tama na. Laging
paunlarin mo ang iyong pagpapasalamat sa Diyos. Amen. In everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Sa bawat bagay, magbigay ka ng mga pasasalamat sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus tungkol sa iyo. Oh, ang Diyos po'y napakabuti. At titiyakin ko sa inyo na ang Diyos ay gumagawa ng dakila sa inyong buhay. At titiyakin ko rin sa inyo na darating ang inyong kayamanan. Dahil ikay nag-iika po at nagkakaloob. Palakpakan mo ang iyong sarili. Amen. At dahil ikay nag-iika po at nagkakaloob sa Philippians 4:19. Ano ang sabi doon? But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Iniisip ko po yun. Dahil sa tuwing kami ay pupunta sa isang kapatiran sa Rojas, Oriental Mindoro, lagi siyang may pinapanalangin. Ngayon, napakaunlad yung kanyang negosyo. Dahil isasama ako, yan, nasaksihan mo kung paano, isasama ako doon sa kanyang mga gustong bilhing lupain at sasabihin sa akin, paki-declare mo nga, Bishop, para makuha ko itong 40 hektarya at tuwing babalik ako, nabibili niya ng mura yung aking dinipahan. May kapangyarihan ang iyong bisig. Pag ikay dumipa, amen, hallelujah, hindi lang ako. So, ipinaalam ko lang sa inyo, dipahan mo ang iyong kailangan at makikita mo na yun ay darating sa iyo. At paunlad ng paunlad hanggang sa dumating ang pagkakataon na yung kanyang negosyo ay magkakaroon na ng kaunting tauhan lang dahil lahat ay magiging remote control na. Ilan ng tao lamang katulad nung isang barko na ang tao lamang ay 29 lang ang crew dahil lahat ay remote control. Kaya nais kong ipaunawa sa bawat isa, but my God. Sino yung umangkin ng my God? Si Pablo. But my God shall supply all your need. So yun pong pag-angkin niya, my God, dahil personal niyang kilala ang Diyos. Narito po ang mga schedules ng ating television program sa Trinity Broadcasting Network Asia, Lunes hanggang Webes sa ganap na 9:30 ng gabi hanggang 10:00 ng gabi. Tuwing araw ng Biyernes, 10:30 ng gabi. Tuwing araw ng Sabado, 11:00 ng gabi. At meron din po tayo sa Signal Television, GCTV Channel 185, Lunes hanggang Biyernes sa ganap na 10:30 ng umaga at 10:30 ng gabi. Mapapanood din po tayo sa Hillsong Channel via satellite, Lunes hanggang Sabado sa ganap na 6:00 ng umaga, 12:00 ng tanghali, 6:00 ng gabi at 12:00 ng hating gabi. Patuloy na manood at patuloy na umunlad sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Ang Greg Durante Ministries ay nangangailangan ng pinansyal na suporta sa mga partners na katulad po ninyo upang maihatid at mas mapalawak ang makapakinig ng mabuting balita. Kaya sa inyong kaloob na 1,000 pesos, bilang pasasalamat, kayo po ay aming padadalhan ng Prosperity Purse. Kaya ang inyo pong ambag ay malaki ang magagawa sapagkat bawat isang kaluluwa na makakarinig ng mabuting balita ay mapapagpala, makakalaya at makakaranas ng biyaya ng ating Panginoon. Muli, maraming salamat at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Ikaw ba'y laging nag-i-internet o nagsasurf sa iba't ibang website? Bisitahin mo rin ang aming website sa www.gregdurante.com. Nandoon ang mga maraming preachings ni Pastor Greg na nakakapagbigay ng kalakasan, kagalingan at katagumpayan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Anyayahan mo rin ang iyong mga kamag-anak at kaibigan, mga kakilala, kaopisina at kapitbahay, na sila din ay makarinig ng mensahe ng katapatan at kabutihan ng ating Panginoon. It's just one click away. Click it now, www.gregdurante.com.
Kaya kailangang makilala mong personal ang Diyos at nang sa gayon, maranasan mo ang Diyos sa iyong buhay. Amen po ba? Hindi ko kayo hahamuning ang Diyos eh dakilang manggagamot kung hindi ko nararanas ang pinagagaling ako ng Panginoon sa lahat ng sakit. Hindi ko mararanasan ang Diyos ay Jehovah Jireh kung hindi ko nararanasan ang pagdating ng pera na kailangan ng ministeryo. Amen? So, yun pong pagkatuto ni Pablo sa buhay na relasyon niya sa Diyos, kaya natawag niya, "My God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus." So, pansinin po natin yung riches in glory, His riches in glory. Iniisip ko yun, Panginoon, ano po itong riches in, your riches in glory by Christ Jesus? Eh, ito'y walang ubos. This riches in glory, walang ubos ito. At paano mo ito mapagkukunan? Laging gamitin mo ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. May problema ka, in the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus, I will receive bright ideas to solve this problem. Once you solve my problem, then you will be blessed. Ang suliraning iyong nalutas, ikaw ay pagpapalain kung sino man ang iyong natulungan. At ang isa pang dapat nating tayuan ay Ephesians 3:20. "Now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us." So kung titingnan po natin, kaya kailangan ikaw po ay nagbubulay, nagme-meditate ka. So paulit-ulit na nagbubulay dahil ang pagtatagumpay through meditation. Dahil ang buhay natin, hindi po true information. Ang buhay natin, true revelation. And revelation crop up when you meditate on the Word of God. "Now unto Him that is able to do exceeding abundantly." Yung word na now, ito po ay isang pagpapasya. Ito rin ay katulad ng finally. Ito ay katulad rin ng in conclusion. Hindi po ito present time. "Now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us." So, ano po ang ibig sabihin? Ito po'y tumutukoy ay sa pagkilos at paggawa ng banal na Espiritu at ng Panginoong Hesukristo sa ating buhay para tayo'y umibig sa Diyos at sa isa't isa. Mahirap pong ibigin ang kapwa Kristiyano. Madali po ang pumintas. Tingnan mo ang iyong katabi. So, ang pag-ibig po ay magagawa lamang natin dahil ang tinutukoy dito, pag tinignan natin ang context, this is about love. "Now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us." Tingnan po natin ang verse 18. Makikita po natin dito, "may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height," verse 19, "and to know the love of Christ which passeth knowledge, that you might be filled with all the fullness of God." So ano raw para tayo mapuspos ng kapuspusan ng Diyos? Paano raw ang kapunuan natin sa kapuspusan ng Diyos? Makilala natin ang pag-ibig ni Kristo. Na ito ay hindi kayang unawain ng isipan ng tao. Yun po yung which passeth knowledge. "That you might be filled with all the fullness of God." And what is the fullness of God? The love of Christ. Because the love of the Father, inilagay niya sa kanyang anak na si Jesus Cristo. If you have Jesus, you have both the Father and Jesus' love. And if you have the love of the Father and the Son, whatever He tell you to do, do it. Amen? Kung ano ang sasabihin sa iyo ng Diyos, gawin mo. At marami akong karanasan sa utos ng Diyos na mahirap sundin. "And to know the love of Christ which passeth knowledge, that you might be filled with all the fullness of God." And what is the fullness of God? Love. And then sa verse 20, ano po ang sabi? "Now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us." Paano ikaw mapupuspos ng pag-ibig ng Diyos? Through the power that work in you. And what is that power? Or should I say, who is that power that do the work of love? Sa Romans 5, verse 4,
And patience experience hope, verse 5. And hope maketh not ashamed, because the love of God, hallelujah, is shed abroad in our hearts by? Sino ang maglalagay ng pag-ibig sa iyo at sa akin? Para ibigin natin ang Ama at ang Anak, ang banal na Espiritu. Amen? So, that because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Kaya ako'y matiisin because of the Holy Ghost. Kaya ikaw ay matyaga because of the Holy Ghost. Kaya tayo sama-sama, kahit matagal na nating inaasam yung ating kahilingan, hindi pa natin matanggap, kaya tayo nakakapagtyaga. Why? Because of the Holy Ghost. Importantly, kailangang makita mo, iniibig mo pa rin ang Diyos kahit wala pa yung iyong kahilingan at hindi mo pa natatanggap. Lalo kang nagagalak at natutuwa na magpatuloy na paglingkuran ng Diyos. At laging tandaan mo, laging higit sa sapat ang pagpapalang darating sa iyo kung ikaw ay laging magagalak at magpupuri sa Diyos. Ay katulad po nitong mag-asawang Brother Roger at Sister Francia, aba yung anak po nila ay isang licensed civil engineer na sa Amerika na ipasa yung board exam, aba napapalakpakan natin ng Diyos. Kaya nga, saan galing yung katalinuhan? Dahil iniibig ni Brother Roger si Sister Francia, kahit hindi siya iniibig ni Sister Francia. Hindi, biro lang yun. Dahil sa kanilang pag-ibig sa isa't isa, kaya yung katalinuhan ibinigay ng Diyos, dahil ang sabi ng Psalms 112, your children will be mighty on the face of the earth. Kaya ang mag-asawa dapat mag-ibigan. Amen? So, katabi mo bang iyong asawa, titigan mo siya at sabihin mo, kailangan ibigin pala kita, sabi ng salita ng Diyos. Amen? Dahil yung asawa mo ang susi sa malaki mong biyaya at pagpapala. Amen? Kahit nasa abroad yan, kunin mo yung pinakamagandang litrato niya o kaya mag-FaceTime ka. Amen? At laging kasabikan mo siya. Yung hindi pag nagkwentuhan kayo, yung allotment ko. Huwag yung allotment. Ang inyo munang pag-usapan, alam mo, love na love kita. Amen? Darating ang allotment dahil ibinayag mong siya'y mahal na mahal mo. Dahil ang mahirap sa mag-asawang magkahiwalay at OFW ay yung magmukhang pera yung babae. Hello? Kaya kailangan, huwag pera ang usapan pag nasa FaceTime. Ang usapan, kumusta ka na dyan, dear? Pinadalhan kita ng suman. Amen? Laging pagmamahal ang usapan, lalo't malayo ang inyong pagkakasama. Kaya nga po, nais kong iyong maunawaan ang buhay natin sa pag-ibig lang. Ikagugulat mo na yung kaaway mo ay mapapatawad mo. Ikagugulat mo na yung mga taong gumagawa ng kasamaan sa iyo ay naipapanalangin mo pa rin. That is the work of the Holy Spirit. Ibalik natin sa 3:20 at pansinin po natin. Ephesians 3:20, ano ang sabi ron? Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think according to the power that worketh in us. Bakit gusto niya na ikaw ay laging puspos ng pag-ibig kay Kristo? Ito ang layon in verse 21. Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Pag tayo po ay may pagmamahal sa isa't isa, pag tayo po ay may paggalang sa isa't isa, pag tayo po ay nagpapanalanginan sa isa't isa, maaaring hindi mo kilala ang mga pangalan, pero sabihin mo, Panginoon, yung mga kasama ko sa simbahan, paunlarin mo sila, pagpalain mo sila, at kung ano man ang promosyon na nandun sa kanilang kumpanya, ilagay mo po siya sa kataasan ng pwesto. So nagpapanalanginan tayo, at ang sino ang maluluwalhati, pagsama-sama tayo na paldo ang ating bag at wallet ng lilibuhin, sino ang maluluwalhati? Hello? At sino ang magagalit? Ang diablo. Dahil pag may pera ka, ay yung pera mo ang sisira sa mga gawain ng diablo, yung pera mo ang sisira sa kahirapan, yung pera mo ang sisira sa mga sakit at karamdaman, sapagkat ikaw ay mapagkakatiwalaan ng kayamanan na ang Diyos ang pinanggagalingan. Amen? So, ano ang gawain ng diablo? Pag nakawan ka. Kaya ang sabi nung isa, aywan ko ba, at nung ako'y pumasok sa ospital, saka ako nagkasakit, at nung walang makita sa diagnose, ay bubuksan daw ang katawan. Ang sabi ko, hindi ako papayag na bubuksan ang katawan, dahil pag binuksan ang katawan, bukas din ang savings account. So, yun ang sabi nung isang nagpatutuo,
At ang sabi niya, tayo lumuwas at sa Maynila, ating ipa-check up. At ang ipa-check up sa Maynila, sa probinsya ay ooperahan. Pero sa Maynila, wala palang cancer. Hello? Ay kung nabuksan yon, yung wala ay darating. Dahil ang pananalig ng doktor ay wala at magkakaroon. Dahil faith, believe in what is not yet visible. Kaya nga, kailangang manalig ka na ikaw ay pinagaling ng lubusan ng Diyos. Kailangan maniwala ka na yung kailangan mong pera ay on the way na. Kung ano ang courier na paggagamitan o kung sino mang tao, basta paniwalaan mo at ikay magpatuloy sa iyong pang-araw-araw na gawain at ano ang pang-araw-araw na gawain, pagkagising sa umaga, ano ang sabi ng awitin? Pagising sa umaga, ano ang sabi? Naaalala ka, nananabik ang puso ko. Kailangan yung pananabik sa Diyos ay tuloy-tuloy. Kaya nga sa kabuuan, ito po ang payo ko sa inyo. Sa Deuteronomy 5:29, ano po ang sabi? Dito po ay kapansin-pansin, oh, that there were such an heart in them that they would fear me and keep all my commandments. Hanggang kailan daw? Always, that it might be well with them and with their children forever. So, pansinin po natin, hindi titigil sa magulang hanggang sa mga anak at ito'y magpakailanman. Ikaw ba'y nangangailangan ng kasagutan? Ikaw ay maraming katanungan. Kailangan mo ba ng pera? Ikaw ba'y punong-puno ng kabigatan, problema at suliranin? Nasaktan, sugatan, at may sakit at karamdaman? At gusto mong tumaas ang level ng iyong spiritualidad? Ito ang panahon ng paglaya at pagpapagaling sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay suma sa atin. Halina sa ating Thursday Night Revival sa ganap na alas 6:30 ng gabi sa biyaya ng Diyos Christian Fellowship, 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan. Para po sa mga karagdagang impormasyon, tumawag sa 723-8752, 726-8016. Ito po ay free admission. Opo, wala itong bayad. Kaya halika na at magsama ng iyong mga mahal sa buhay, kaibigan at kaopisina, at sama-sama nating saluhin ang biyaya, himala at pagpapala ng ating Diyos. Welcome to everyone, and we want to see you there and experience revival in Jesus' name. Ikaw ba'y laging nag-i-internet o nagsasurf sa iba't ibang website? Bisitahin mo rin ang aming website sa www.gregorante.com. Nandoon ang mga maraming preachings ni Pastor Greg na nakakapagbigay ng kalakasan, kagalingan at katagumpayan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Anyayahan mo rin ang iyong mga kamag-anak at kaibigan, mga kakilala, kaopisina at kapitbahay, na sila din ay makarinig ng mensahe ng katapatan at kabutihan ng ating Panginoon. It's just one click away. Click it now, www.gregdurante.com. Ang Greg Durante Ministries ay nangangailangan ng pinansyal na suporta sa mga partners na katulad po ninyo upang maihatid at mas mapalawak ang makapakinig ng mabuting balita. Kaya sa inyong kaloob na 1,000 pesos, bilang pasasalamat, kayo po ay aming padadalhan ng Prosperity Purse. Kaya ang inyo pong ambag ay malaki ang magagawa sapagkat bawat isang kaluluwa na makakarinig ng mabuting balita ay mapapagpala, makakalaya at makakaranas ng biyaya ng ating Panginoon. Muli, maraming salamat at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Kaya ang gagawin ng magulang, ano ang gagawin? Na ang puso nating mga magulang ay meron tayong mataas na paggalang sa Diyos. Tatay at nanay, paunlarin mo ang iyong paggalang sa Diyos. Fear me and keep all my commandments always. Para saan? Para sa ating mga anak. Kaya kapag ang tatay at nanay ay may pagkatakot sa Diyos, ang kanyang mga anak ay sigurado ang kinabukasan. At sa Ecclesiastes 12:13, kapansin-pansin po, iisa ang utos. Ano ang sabi ron? Na natutunan ni Solomon. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Ano raw ang buo nating katungkulan? To fear God and keep His commandments. So ngayon, para ikaw ay mapagpala, worship Him in spirit and truth daily.
Sambahin mo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Then, number two, do His work. Gawin mo ang kanyang gawain. Sa John 14:12. So, magpagaling ka ng may sakit. Kahit may nararamdaman ka sa iyong katawan, ay kalimutan mo yon, at yung mga may sakit na naalaala mong kamag-anak mo, idalangin mo araw at gabi hanggang sa marinig mo. May cancer yung aking asawa ng pinsan ko sa LA, at sa Facebook, nagko-communicate kami at idinadalangin ko siya na wala yung cancer. Kapapanalangin lang, at napakalayo ng LA dito sa Pilipinas, pero naniwala siya at siya ay gumaling. Kaya nais kong ipaunawa sa iyo, do your work. Ano ang gawain mo? Magpagaling ng may sakit. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also. And greater works than this shall he do, because I go unto my Father. So, magpagaling ng may sakit, at tulungan ang mga kapuspalad. Manalangin ka na magkaroon ka ng maraming pera para makatulong ka sa mga kapuspalad. Amen? Dahil pag kasya lang sa iyong palad, hindi mo maaabot yung kapos. Dahil eksakto lang sa palad mo, kailangan lampas sa iyong palad para abutin yung mga kapuspalad. Kaya hindi kasalanan ang magmithi ng kayamanan. Ang kasalanan ay ibigin ng pera. Marami pong container ng pera, kaya napipigilan ang daloy ng kasaganaan. Huwag mong pipigilan ng pera, padaluyin mo yan para ay umikot ng tuloy-tuloy at masaganang dumaloy sa iyo ang lahat ng pagpapala ng Diyos. Ngayon, so gawin mo ang gawain na iniutos sa iyo ng Diyos. At ang pangalawa, maglingkod ka sa Kanya. Ano naman ang mangyayari kapag naglingkod ka sa Kanya? Sa Isaiah 1:19, tingnan po natin kung anong mangyayari sa iyong buhay. At ang sabi po dito, if you be willing and obedient, you shall eat the good of the land. So ano po ang ibig sabihin? Yung lahat ng mga pangunahing pagpapala sa Pilipinas ay darating sa iyo. Ngayon, yun po ay sa takda ng Diyos, sa oras po yun ng Diyos. Pero kailangan pag ikay sumusunod, pag ikay dumadalo ng gawain, kailangan matiyak mo that you are willing and obedient. Bukal sa loob mo ang iyong pagsimba. Bukal sa loob mo ang iyong pag-attend ng prayer meeting. Hindi napipilitan lang. Bukal sa loob mo ang pagtungo sa prayer as sa Bible study. So, if you be willing and obedient, you shall eat the good of the land. At kita ng Diyos if we are willing and obedient. And then, ang pangalawa sa Job 36:11. Pag naglingkod ka sa Diyos, anong mangyayari? If they obey and serve Him, kung sila'y susunod at maglilingkod sa Kanya, they shall spend their days in prosperity and their years in pleasures. Ano po ang ibig sabihin? Kaya kailangan tingnan mo days and years. So ang iyong pagpapala ay araw-araw. Amen? So kung ikaw ay susunod at maglilingkod sa Diyos, ang lahat ng sumusunod at naglilingkod sa Diyos, gugugulin nila ang kanilang mga araw saan daw? Sa kaunlaran at kasaganaan. Ibig sabihin, hindi magkukulang ang lahat ng sumusunod na naglilingkod sa Panginoon. And their years in pleasures. Bakit pleasure? Because you are accumulating the blessing of the Lord day after day after day. At yun natitipon hanggang mabuo ang isang taon, magtatapos ang taong ito na ikaw ay napagpala ng Diyos. At yung darating na bagong taon, pagpapalain ka sa araw-araw at muli, magkakaroon ka ng napakaraming pagpapala sa iyong buhay. Kaya dahil marami kang pagpapala, ikaw ay magiging may kaligaya at kasiyahan. Amen? At paano mangyayari itong that your years, you will enjoy it in pleasures sapagkat ikaw ay maibigin sa Diyos. Tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo, maibigin ka ba sa Diyos? Kaya sa kabuuan, magpasalamat kang lagi sa Diyos. Sa Psalms 136, at dito tayo magtatapos, verse 1, tingnan po natin, sabay-sabay, O give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. Yan po ay paulit-ulit. Verse 2, O give thanks unto the Lord of gods, unto the God of gods, for His mercy endureth forever. So, tingnan natin yung verse 1, to the Lord, sabi ron, ano? O give thanks unto the Lord. Sa verse 2, unto the God of gods. Titingnan mo po yung pagkakaiba. And then sa verse 3,
O give thanks to the Lord of Lords, for His mercy endureth forever. Sa verse 26, ano po ang sabi doon? O give thanks unto the God of Heaven, for His mercy endureth forever. Kaya kung titingnan po natin yung positioning, God of Heaven, ang ibig sabihin ng Diyos na nasa langit, ay pasalamatan natin. Maraming pagpapasalamat dahil Siya'y laging nakatingin sa atin, lagi Siyang sumusubaybay sa atin, lagi Niyang iniingatan tayo, lagi Niyang pinoprotektahan tayo, lagi Niyang ipinagtatanggol tayo. Because He is the God of Heaven. And then He is the God of God. Sabi verse 3, ano ang sabi ron? So, O give thanks to the Lord of Lords. So He is the Lord of Lords. Verse 2, ano naman ang for His mercy. O give thanks unto the God of Gods. So God of Gods, Lord of Lords, and God of Heaven. And then sa verse 1, ano ang sabi doon? O give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. So pasasalamatan mo ang Panginoon, pag Panginoon ay ang Panginoong Heso Kristo. Ang Panginoong Heso Kristo, ang Panginoon ng lahat ng Panginoon. Amen? At ang Diyos ng mga Diyos. God is God. Di ba ang ating sinasabi, God is good. Alisin natin yung isang O doon sa good at ano, God is God. And because He is God, lahat ng kailangan mo ay kaya Niyang itustos. Because He is God, kaya Niyang pagalingin ka sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Because He is God. Amen. Hallelujah. So, ang hamon ko sa inyo, fix your eyes upon Jesus. Yun ang aawitin natin pagkatapos ng mensahe. Fix your eyes on Jesus. Don't give place to the devil. Paano mo maiiwas ang buhay mo sa Diablo? Huwag kang magreklamo. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mabalisa. Cast all your cares upon Him. Alam kong marami tayong kabigatang dalahin. Pero ang sabi ng Biblia, cast all your burden upon Him, for He will sustain you. He cares and He will sustain. Siya ang nagmamalasakit at ikaw ay kaya Niyang tustusan. Kaya sa kabuuan, fix your eyes on Jesus. Don't give place to the devil. The good news is this. You are the great fear of Satan because you are living in the truths. Ikaw ang nemesis. Ikaw ang matinding kalaban ni Satanas dahil ikay nagtitiwala sa Diyos. Ikaw ay buhay ang paglakad sa katotohanan. Manalangin po tayo. O Diyos, aming Ama, endless means forever. Kaya hindi namin patitigilin kahit kailanman. Sa bawat araw, kami magpupuri, kami magpapasalamat, pagpapalain namin ang banal mong pangalan. O ang iyong kadakilaan ay aming ipagmamalaki at aming ipagsasabi na ikay napakabuti at napakatapat na Diyos. Kaya tulungan mo ang bawat isa na umapaw ang aming puso sa sobrang katuwa at kagalakan sa iyo at maranasan at maramdaman ng bawat isa ang makapangyarihang iyong pagkilo sa bawat buhay. Salamat sapagkat walang katapusan na ikaw ay kikilos sa bawat buhay ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ay nagsabi ng amen. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ang inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. You can listen to our radio program on DWAD 1098 AM band Monday to Friday, 6:30 ng umaga at alas 10 ng gabi. Tuesday, alas 7 ng gabi. Saturday, alas 10 ng gabi. At Sunday, alas 7 ng umaga. Tayo po'y nasa Edge Radio ng Signal TV sa Channel 212 mula Lunes hanggang Linggo, alas 5:30 ng umaga at alas 5:30 ng hapon. Para po sa Facebook Live streaming broadcast ni Brother Greg, maaari nyo pong i-search o hanapin ang Greg Durante Ministries fan page. Maaari nyo po kaming bisitahin para sa mga karagdagang impormasyon at preachings sa www.gregdurante.com.
Napagpala ka sa pakikinig at panonood ng programa. Kaya pagpalain mo rin ang ministeryo upang lalong lumawak at maraming tao din ang mapagpala kagaya mo. Banco de Oro, Greg Durante Ministries, 219-800-6784. It is always a great day to live with Jesus.